What's up mga pare ko? Welcome back to the video. And today, meron naman tayo isang napakalaking balita dahil pinagbigyan na ilabas ang mga computer natin sa 13. At yan ang gagawin natin ngayon. Pupuntaan natin ng store, kukunin natin yan dahil sa wakas, after so long. Simulan natin to. Go shoot! Welcome back to the video vlog. Ako nga pala si Chikoy, isang micro-entrepreneur na nakabase dito sa Cavite, at sineshare ko sa inyo ang katotohanan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. At ayun na nga, alam nyo naman mga pare ko at mare ko, ano? Meron tayong negosyo dati na malaki. Yung mga computer shop natin, e-sports center na tinayo ko noong 2014 ay nalugi nung pandemic. Simula 2020 December, nasarado na yung store. Kasi tinry ko muna buhayin yun for mula March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 10 months ko siyang sinaga at tinry na pondohan, buhayin ulit. Dahil sayang naman, ang ganda-ganda ng store na yon, ang ganda-ganda ng shop na yon, diba? Pinag-importan yun, may mga investor pa dun. Pagkatapos, umabot ang December at di talaga kaya. Kaya December 31, 2020 ay sinarado na nga namin ang store. Grabe, sobrang daming memories dun. Ang daming mga event, buhay na buhay yung store na yon lagi. Ang daming mga players, daming mga esports enthusiasts, no? So, hindi nagkulang, hindi kinapos sa kasiyahan yung store na yon. Dami pang mga pa-games, mga iba't ibang events, tournaments, at kung ano-ano pang mga ginawa namin doon. Kasi ang saya talaga magkaroon ng esports hub. So hindi lang siya about gaming talaga. More on events talaga siya. At napakarami kong natutunan doon. Pero nung December 2020 na nga, na hindi ko na kinaya at naubos na lahat ng baon ko. Baon? Naubos na lahat ng mga ipon. Ay, nag-decide na akong isara. Pero yung mga gamit doon ay naiwan sa loob. Bakit? Kasi may mga buwan akong hindi nabayaran. At ngayon nga lang, after 31 months, tsaka nila i-release yung mga gamit ko doon. Grabe! Isipin mo na lang yun, magkano yun nung bago mag-umpisa. Ngayon lang nila i-re-release. At di syempre, depreciated na yung mga computer na yun. Ito ang nangyari doon. Nung pumunta kami doon sa 13. Okay na lahat. Ang tagal namin pinag-usapan yun. Sobrang tagal. Bago ko sila napapayag na, ibigay na sa akin yung item. Pagkatapos, check-in na lang, ibabayad ko sa kanila. As in, inabot talaga ng 2 taon. Ganong katagal. Kasi kung may check-in naman, di ba, at least sigurado sila. Yung pala, ang tingin nila sa check-in. Pangako lang yan. Pwede mong takbuhan yan. Hindi nila alam na ang check-in, sobrang powerful na pwede mong gamitin para magsabla ng kaso ng estafa ang bawat isang cheque na tatalbog. At pwede kang makulong dahil doon. Diba sabi nila walang nakukulong sa utang? Aba hindi. Pag may cheque ka, makukulong ka. Binabali wala nila yung value nun. Sabi ko, hindi ko po kayo tatakbuhan. Kaya nga po ako nag-ready ng cheque. Ayaw nilang maniwala. Yung matandang pinakamay-ari, eh siya yung nag-re-reject sa akin. Eh usapan namin nung isa, okay na. Tapos malaman-laman ko, kinuha yung computer. Kumuha ng 2 computer, 2 monitor nang walang paalam. Yung monitor may paalam. Pero yung 2 computer, wala. Tapos sabi ko, sige po, okay lang naman. Basta ibabawas nyo po doon sa babayaran ko sa inyo. Aba sabi, aba hindi! Luma-luma na yan eh! Bakit ko ibabawas yan? Doon kami nagsimula kasi una iniintindi ko pa. Bali, kasi po, sabi naman po din ni ma'am ganito, yung anak niya nga kausap ko, na ibawas na lang din naman po. Total gamit ko po yan na ibebenta ko naman po yan at ibabayad ko rin sa inyo. Bakit mo ba ibabawas yan? Yung tagal-tagal niyan dyan. Eh sabi mo nga wala nang value yan. Tsaka na kami, umabot kami sa barangayan kasi ayun talaga akong paniwalaan. Pero pagdating sa barangay, di pinakinggan kami. Hindi ako mapagsalita. Dire-diretso siya nagsasalita. Eh siya yung matanda, eh syempre, di salita. Tatanungin ako ng barangay, o ano ba talaga? Ha, maya, gano'n na naman yung kamila. Tapos ako naman, sige po. Gano'n na. Tapos tatanungin naman, o gano'n ba yun na yan? Ha, maya. Siya lang ang bida, so hindi ako napakinggan. Pero syempre, dahil ang tamang gawin doon ay tumahimik lang ako. Hanggang sa ako na talaga yung pwede na po ba ako magsalita? Okay na po ba kayo? Paulit-ulit na kasi siya eh. Ang sa akin lang naman po, ang gusto ko lang po ay matuloy yung usapan namin kasi 2 taon po namin pinag-usapan yan. So ikaw, pinag-usapan po namin ang anak ninyo. Eh anak ko yun, ako meron. Eh para saan pa po? Para tag-uusap kami. Eh kayo naman po ang nagsabing siya ang kausapin. Eh, respeto po natin yun dahil siya po ang binigyan niyo sa akin dapat nakausapin. Sabi niya, cheque mo. Tatakbuhan mo lang yan. Sakit parang ulo ko yan. Ididimanda pa kita. Tanda-tanda ko na. Ay, kaya po ito ginawa kong cheque. Kasi kung may balak po akong takbuhan, hindi ako gagawa ng cheque. Anyway, so yun yung nangyari na hindi ko na nga na-videohan dahil na-stress nga lahat ng mga kasama ko. Naisakay na namin yung mga gamit kasi. Tapos pinabababa ulit. Naisakay na yung mga gamit. Alam mo ba, magdo-donate dapat kami ng aircon. I-donate ko dapat yung aircon sa church. Ngayon, hindi na tuloy. Pumunta pa naman yung mag-aakot. Pinababalik, sabi ko, hindi namin ibabalik yan. Naisakay ko na yan. Gamit ko yan na hindi nyo nga yan dapat hinostage. Kung yan na ipapabalik ninyo, wala na akong utang sa inyo at hindi na ako magpapakita dito ulit. 2 taon kong sinaga yan. Sinaga ko talaga talaga, hindi ko siya tinakbuhan. Napakarami dong tenant na hindi na nagpakita. Pati competition natin sa Coco Express, meron doon. Nakapwesto.
Hindi si Foodpanda, hindi si Grab. Yung mga level natin na medyo mas malalim. Anyway, ako lang yung nagtsatsaga talaga na magbayad sa kanila. Tapos sa huli ganun pa yung nangyari. Pero at least, buti na lang, marunong na ako, na-train na ako paano mag-handle ng ano. Buti na lang talaga. Kasi kung nang-away pa ako doon, mas malaking gulo yun. Eh, ang goal ko lang naman lagi pag may mga ganung issue is, make it very simple, wag nang mag-brought up ng mga bagay na hindi na dapat, para madali masolve. So, yun ang pinaliwanag ng kapitan at ng mga tanod sa kanya. So, ang nangyari, kakampi ko silang lahat. Ako pa yung pinabarangay, ha? Marami pang issue na hindi ko na-brought up. Pero generally, ako ang nagwagi. Ayun, so ganun yung mga pare ko. Di ba? Di ba? So yun yung isang malaking problema natin ngayon. So meron tayo ngayon ang damakmak na mga computers na medyo luma na at meron pa tayong utang na kailangan bayaran doon sa kanila. So para ano nangyari, yung naipon kong utang sa kanila is babayaran ko pa rin sa kanila ng buo pero hulugan. So ngayon ang problema natin ay saan ako kukuha ng ibabayad ko doon nang galing din doon sa pera ng negosyo na yun? Hanip, di ba? So parang ang nangyari, ibinigay nila sa akin yung gamit, sige ibenta mo yung gamit tapos bayaran mo kami. Sobrang tindi nun mga pare ko eh. Inayaan nila mag-depreciate. Nag-suffer ako sa depreciation. Hindi depression, ha? Ibang usapan yon. Nag-suffer ang business sa depreciation. Ngayon nila i-release ng halos 1/3 na lang ang value ng mga gamit. Tapos sisingilin pa nila ako ulit. Pero para lang matapos na, sige, babayaran ko kayo. Ibigay nyo lang sa akin yung mga gamit. Tapos ibibenta ko. Pero syempre, ganito ang gagawin natin. Babayaran ko pa rin sila. Walang problema dun. Ang gagawin ko na lang, kukunin ko lahat ng mga gamit. Ibibenta ko lahat yung mga gamit na yon. Pero kailangan sobrang bilis kasi monthly nagbabayad na ako sa kanila. Alam nga namang makakabenta ako ng 3 computer ngayon. Babayad ako ng 15,000. Eh di wala rin natira. So paano ko pa ikutin yun? Eh di mag-end up lang, mauubos lang yung gamit at bayad ko lang sila at walang matitira sa akin. So hindi tayo papayag na ganyan mga pare ko at mare ko eh. Kaya kailangan natin gawa ng paraan. So paano nga natin gagawa ng paraan yan? So ang paraan na gagawin nga natin ay ganito. Ibebenta natin ng mabilis na mabilis na mabilis ang mga computer na yan. Kahit medyo mababa talaga yung presyo. And then, magtatayo tayo ng food business. Kahit 100k na puhunan, sige pwede na yan. Magtatayo tayo ng food business kahit saan na basta. Bebenta yun. Palengke, kung saan matawang lugar, basta sigurado dapat bebenta. Yung benta nun, yun naman ang ibabayad natin sa utang dito hanggang sa maubos natin yung utang dito. So kailangan ko lang ng tulong ng lahat kung sino man ang pwedeng bumili ng mga computer na yan. Actually, ang bilis lang naman na nabenta, 7 pirakas ng computer na lang yung natitira. Plus may mga iba pang computer na dapat ko pang ayusin. Pero kailangan kong ayusin lahat yan, mag-spend ako ng time. Kasi madali ko lang naman ayusin yan, hindi ko na yan ibabayad ng iba. Para sa inyo mga pare ko, yun, may mga problema sa kanilang mga negosyo, huwag kayong mahiyang mag-comment dyan sa baba at mabasa natin at ng iba pang mga pare ko natin dyan na mga marami na rin experience sa negosyo. At ini-invite ko na rin kayo sumali sa Entrep Diaries Facebook group. Sali kayo doon. Doon tayo magkwentuhan. Kasama ng iba pang mga pare ko at mare ko at kasosyo natin dyan. That's it for me. Thank you for joining and syempre i-update ko kayo sa mga susunod na video kung paano nga natin mababawi ang lahat ng mga losses na nangyari sa atin dahil sa pandemic. Ako nga pala ulit si Chicoy Gonzales, hindi pa ako successful pero araw-araw nagsisikap tayo. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's do this. This is Entrep Diaries. See you on the next video vlog. Bye!